Hi everyone! Welcome to my channel, and for today's video, pag-uusapan natin yung buhay caregiver dito sa Israel at ano nga ba yung mga dapat nyong i-ready kung mag-a-apply kayo papunta dito. Kung gusto nyong malaman, just keep on watching and let's start! So una, diretso na tayo. Unang-unang kailangan sa pagpunta dito ay yung mag-a-apply ka sa agency. Through agency dito, agency to agency kasi. So, kailangan kumpletuhan mo muna yung mga requirements na kinakailangan. So, maraming kailangan. Yung birth certificate, mga IDs, ganyan. So, lahat naman ng OFW nagdaan sa ganun. So, kailangan mo munang ayusin yun, yung mga training, yung medical, yan, importante din yun. So, kapag naayos mo na yun, lahat, kapag okay na, na-approve na nung agency yung mga papeles mo, mga requirements, so dadali na yun sa Israel Embassy dyan sa atin para i-check. Yun, kapag naging okay din dun, so yun, ready na yung papel mo, pwede na siya ipadala dito sa Israel. Then, kapag meron ka ng employer, so yung pag napadala na kasi dito sa agency yung mga papel mo, maghihintay ka na ng employer. At kapag nagustuhan ka ng employer, ayan, dyan na. Ito na yung dapat mo ngayon i-ready. Bukod dun sa mga requirements, ito yung pinakamahalaga. Na dapat meron kang pambayad sa placement fee. So magkano ba yung placement fee dito sa Israel? So last year, nung pumunta dito si President Duterte, nagkaroon ng bilateral, correct me if I'm wrong, na magiging government to government na yung application dito papunta sa Israel. Pero sabi, last January daw yun, mapapatupad. Pero ngayon February na, so hindi pa rin siya napapatupad hanggang ngayon. May mga nakakapunta pa rin dito na hindi pa dumadaan sa government to government. So ano ba yung government to government na yun? Yun yung hindi ka nadadaan sa agency. Direct ka na sa POEA. At yung inano doon yung para mabawasan yung placement fee. Kasi sa totoo lang, sobrang laki ng placement fee dito sa Israel. So magkano nga ba? Sa babae, inaabot ng $8,500 hanggang $9,000. So, i-convert mo yun, i-times mo sa palitan ng dollar. Sa lalaki naman, mas mataas kasi mas in demand kasi yung babae dito. So, mas malaki talaga ang placement pag sa lalaki. Wala masyado na kumukuhang employer na lalaki. Sa lalaki, inaabot ng $10,000 hanggang $12,000. So, iisipin mo, diba, halos kalahating ₱500,000 sa atin yun. So, sobrang laki. Diba? Pero, kahit ganun pa man kalaki, ang dami pa rin Pinoy na gustong pumunta dito. So, konting information lang, diba, dun sa mga gustong mag-apply. So, sa ngayon, hindi pa natin alam kung kailan mapapatupad talaga, kung kailan i-approve dyan sa ano, marami pa daw kasing pipirmahan, ganyan, yun sa government to government. So, ayun, yun yung una na dapat nyo i-ready. So, after nung requirements, tsaka nung placement fee, so ano pa ba yung dapat mong i-ready? So, akala mo, tapos na, di ba, na naka-apply ka na, na-approve na yung mga requirements mo, na ready na yung pambayad mo. So, ano pa ba yung talagang mahalaga na dapat mong i-ready dito sa pagpunta sa, o sa pagtatrabaho dito sa Israel? So, para sa akin, based on my experience, dapat mo talagang i-ready yung physical and emotional aspect sa'yo na unang-una physical, dapat
healthy ka, syempre, 'di ba? Kasi sa totoo lang mahirap magkasakit dito sa abroad, 'di ba? Sino ba nga asahan natin kundi 'yung sarili lang natin, 'di ba? Kapag nagkasakit ka, sino mag-aalaga sa iyo? Hindi ka naman pwedeng alagaan ng employer mo, matanda na rin 'yan. Sila nga dapat ang alagaan natin, 'di ba? So, unang-una dapat physically healthy ka na kaya mong gawin lahat na kasi iba-iba ang trabaho dito, merong binubuhat, merong talaga namang yung linis bahay, mga ganyan. So talagang susubukin yung katawan mo. So yun, yun yung unang sa tingin ko yung na-ready mo din yung sarili mo. At ikalawa, yung emotional aspect naman na dapat ready ka na mapalayo, na malayo sa pamilya mo, sa Pinas, kasi talaga naman na napakahirap, lalo na na kapag may anak ka na sa Pinas, diba, na maiiwan mo sila, na talaga naman nakaka-homesick, lalo na kapag stress ka sa trabaho, ganyan. So, kailangan i-ready natin yung isip natin, 'di ba, na kailangan matatag tayo, malakas tayo na harapin din, 'di ba, na malayo tayo sa kanila. So, 'yon, sunod naman dapat talaga i-ready mo yung haba ng pasensya mo, 'di ba? Kasi dito talaga sa Israel, as caregiver, talaga namang kailangan hindi mapuputol yung pasensya mo. Kasi talagang susubukin ka dito, di ba? Kailangan yung pag-iintindi mo, kailangan lagi nandyan. Kasi sa totoo lang, sa na-experience ko rin, 5 years ako dito sa Israel at hanggang ngayon nandito pa rin ako, sobrang nakaka-stress sa trabaho. 24/7 halos kami dito. One day lang yung day off namin. Meron din iba dito, hindi sila nag-day off, nag-i-stay sila. So talaga namang dito lang umiikot yung mundo namin sa mga alaga namin. Kaya kailangan ready mo rin yung sarili mo na magkaroon ka ng haba ng pasensya at hindi mawala yon, yung pag-iintindi mo sa mga matanda mo. Kasi susubukin at susubukin ka dahil sa katandaan na nga nila, yan, makulit na sila at hindi maiiwasan na merong mabait na matanda, merong sa kabaligtaran naman, 'di ba, na kagaya ko. Ayan, ngayon kung nakahinga ako ng konti sa employer ko, 'di ba, kailangan ng mahabang-mahabang pasensya kasi matanda nga, eh, di ba? Iba-iba naman din ang tao na lagi nilang naiisip na sila yung tama, di ba? Na hindi sila magpapatalo, na kailangan sila lang yung masusunod, hindi kanila pakikinggan. Ganon. Pero hindi ko naman nila lahat, di ba? Sa na-experience ko lang din na ang hirap. Kailangan magpakumbaba tayo. Yun yung mahalaga. Na kasi kapag pinatulan mo rin sila, walang mangyayari. Na, kaya kahit sila yung may kasalanan, tayo yung tama, kailangan maging down to earth ka pa din. Humility is the best way para maayos lahat, 'di ba? Para walang naging problema. So, kagaya ko nga kanina na nagkaroon kami ng pagtatalo ng alaga ko na hindi siya nakikinig sa akin, na hindi niya ako maintindihan, so siya lang yung tama. So, kilala ko na siya, so hindi siya nagpapatalo. So, ang ginawa ko, hindi na lang ako pumatol. Instead, nagpakumbaba ako. Sinabihan ko siya ng sorry, ng
na ayoko ng problema sa trabaho. So yun, naging okay naman din kasi ang hirap din magtrabaho na kapag masama yung loob mo sa alaga mo, di ba? Pero tao lang din naman kasi kami dito sa Israel na hindi talaga naiiwasan yung nagagalit. Nasasaktan din kami. Yun nga yung sabi ko kanina sa alaga ko, nasaktan ako sa mga sinabi niya. Pero okay na yun. So yun, kailangan mo lang lagi kang magpakumbaba. Yun yung pinaka the best way para tumaghal ka rin dito. Tsaka kailangan mahapang mahaba yung pasensya mo. So guys, yun yung sa tingin ko, yun yung mga pinakamahalagang dapat mong i-ready kung gusto mong mag-apply dito sa Israel as caregiver. At sana nagkaroon kayo ng idea, ng konting information about sa mga caregivers dito sa Israel. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please hit the like button. At kung may mga tanong ka pa about sa trabaho dito sa Israel, please comment down below. At kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Thank you for watching. Bye!